Umiwi na ba itong black pills? Pupo, hindi ka. Guys, welcome back to the vlog. One day old na yung aming bagong Winnowelp, yung aming client. Ito sila. Ayan. Para sa litter na to, nagpapa-breastfeed naman yung mommy, pero kailangan naming bantayan. Kasi sa una, didilaan niya. Pero yung kasunod, kakagatin na niya. So, nakabantay kaming dalawa pag nagpapadede. Pero magandang bagay, may milk yung mommy. Napakalaking bagay nun. Okay na sa amin na dinis-linis na ganyan. Kesa yung bottle feed pa. Tapos kami din yung maglilinis. Malaking benefit ng breast milk talaga para sa mga babies at sa mga puppies. So, kung mapapansin nyo, ito yung binanggit ko kahapon na walrus pop. So, pag ganun, ibig sabihin may edema, no? And hindi pa talaga alam kung ano yung nagkukos nun. But basically, ang nangyayari talaga, kahit hindi pa alam kung ano yung cause nun, is yun nga, nagkakaroon ng fluid retention sa loob. So, paglabas, ganyan. May mga cases na nakaka-survive, pero yung mga extreme cases, hindi talaga kinakaya. So, walrus puppy, kasi mukha talagang walrus sa sobrang maga. Ito, kung mapapansin niyo yung maga niya, nandito sa leeg niya. Yan, o. Oh. Nandito. So, yun. Hopefully, mapaglampasan namin to, no? Dumededi naman siya. Nagwiwiwi, ganyan. Mas madalas lang namin siyang pinapawiwi. And then, yung isa pang napansin namin, may mga puppies na club foot. Makita nyo yan, oh. Hindi ayon yung paa nila. Yan. Pero nako-correct yan. Kasi si taba namin, nung pinanganak, club foot din. So, yan. Mukhang malalakas naman yung mga puppies, pero balis. Ayan. Pati yung temperature nila okay. Ayan. Matatakaw, malakas dumede. So, ito yung stage na puyatan. Kasi every 3 hours, every 2 hours, 3 hours, dapat silang padedehin. Ayan. Ito naman si Mommy. Hello, Mommy. Yan. So, ito naman, laging may water. And then, madalas din siyang kumain. Mas madalas sa 2 times a day. Kasi, syempre, nagbe-breastfeed. Tsaka, bumabawi, no? Because of yung postpartum. Tapos, yung cesarean. Maraming changes na nangyari. At maraming stress factors. So, it's important na laging may water, laging may tubig, laging may pagkain. Tapos, we make sure na nakasara to para walang masyadong interruption sa buhay niya. balak namin, hindi pa siya umaalis dito sa crib simula nung dumating siya kagabi. Kasi nga ayaw pa namin siyang maglikot dahil bagong cesarean. Pero ngayon, pagkatapos niyang kumain, ilalabas namin siya dito. Pero dito lang siya lalakad. Yan. Kailangan niyang lumakad kasi para mag-poop naman siya. Yan. Gagawin natin, ibigyan ko ng puppy boost yung mga puppies. Meron pa kasi akong puppy boost and these are their puppy boost para to sa litter na to. Usually, what I do, pagkapanganak, bibigyan na ako ng puppy boost. After 5 hours, puppy boost ulit. And then, sa case na to, I still want to continue giving them puppy boost kasi parang ang ganda nung umpisa nila, no?
gusto ko sana magtuloy-tuloy. And anyway, meron pa naman talaga silang natirang puppy boost. So, yun yung gagawin natin. Tapos silang dumede, nag-wiwi na. Sometimes, nagpupupo sila after nun. Minsan naman, it takes them a little while before sila magpupo. So, meron dito iba na hindi pa nagpupo. Mamaya, babalikan namin. Ganun. Yung iba naman habang dumede, di siya nagpupo. So, importante, nag-wiwi, okay yung kulay ng wiwi. Hindi masyadong madilaw. At nag-poop, lumabas na yung meconium, yung kulay black na poop. Pagka, yung unang lumalabas na poop pagka panganak, no? Lumabas na yung iba, nakita ko kagabi. Yung iba naman kaninang umaga, nakita ko na. So, that's a good sign. Yung mga kasunod na lalabas should not be color black anymore. Dapat brown. Kasi, yun na yung ano, yun na yung milk na dinadigest nila. So, yun, let's give them puppy boost. So, hindi lang naman puppy boost yung pwede nyo ibigay sa mga newborn puppies. May mga iba pang version ng meron pang ibang mga version na parang puppy boost din, no? Dr. Clouders, yun yung isa. I think meron pang isa, Nutripet, kung di ako nagkakamali. Pero mas confident ako dito sa puppy boost when it comes to giving yung high energy supplement sa mga newborn. Gusto ko yung consistency niya. Madaling ibigay sa puppy. Di ba nag-agree yung butike? Tapos, yung iba kasi masyadong pasty. So, pag bigay mo siya sa puppy, parang nahihirapan silang dumulon. Unlike ito, hindi siya liquid, pero it's parang soft enough para malulun nila ng madali katulad ng liquid kamukha ng milk. So, yun. Meron naman siya dito, kung makikita nyo. Yun, meron siyang roscas dito, no? So, ito yung actual na gagamitin nyo para malaman nyo kung sakto ba yung binigay nyo. So, yan. So, roscas nyo lang yan. Pag, yan, ibig sabihin 1 ml yan. So, pagkatapos nun, they adjust 1 ml ulit. Supposedly, 1 ml per pop. Pero minsan, hindi ko ginagawang 1 ml. Minsan, half lang. Yun, lalo na kung medyo hindi man ganun ka, laki yung bibig ng puppy, no? So, what you do is, you put it under the tongue. Yan. And I also make sure na nauubos ng 1 liter to pag nagbukas ako. Yun. So, half lang yung binibigay ko right now. And I give this to them. Pagkatapos ng first 2 shots, anong pagkapanganak nila, I give this to them every 24 hours na. Pag malaki yung liter mo, mabilis itong maubos. Pag maliit yung liter mo, 1 or 2 liters, usually dito na uubos. Eh. Pero ako kasi, yun nga, because I try na 1 liter yung ano, gagamit. Yun, kaya dinidiretso ko na. But what other does is, sinisyringe nila para hindi diretso yung bibig na pinapasok ko. And that's okay. Ito kasi, alam ko na mauubos ng liter na to. So, diretso na sa mouth nila. Yung bukas. Yun lang. So, ito na si Mami. Kakain na siya ulit. Pagkatapos nito, inom kami ng supplement. Then, nakainom na to nung gamot niya, no? Yung pang opera. Hindi, twice a day. Ah, isa pang inom. Okay. Makain na si Mami. Siguro later on, mga in a week's time, we're also gonna address yung kalbo niya dito. This is really natural. Some of our dogs, they get this also. Kasama sa pag-adjust ng katawan nila habang buntis.
Pero yun nga no, isa din na factor could be yung paglinis sa kanila. So kailangan lagi silang pinupunasan. Kahapon pinunasan na namin ito. Hindi ko palang malagyan ng gamot right now. Kasi hindi pa ako sure kung ready na ba siya. Hindi pa siya ready. Baka hindi pa masyado ko siyang kalikutin. Pero himas na, nagpapayakap na, ganyan. So, lalayo muna ako kasi hindi siya makakain ng maayos. And then, ito naman yung gamot niya. Coamox. And then, bibigyan namin siya ng Enmalac. Medyo malaking liter to. 6. Later on, pag lumakas ng lumakas, dumedi yung mga puppies. Mahirapan na siyang mag-produce ng milk. We'll decide later kung kailangan namin mag-supplement ng bottle feed. Parang mixed feeding milk at saka bottle feed at saka breastfeed. And then, calcium. Yan. Ito yung mga kailangan niya. Ngayon naman, kukuha na natin si Dan ng weight. Mamonitor natin yung weight. Siyempre, hindi natin makikita yung progress. Yung pinaka-evident. So, ito ay male. Yan. 306. That's a good weight. 300 grams is the ideal weight para sa mga newborn puppies, no? So, wait lang. So, ngayon, ang ginagawa ko, nilalagyan ko ng collar yung mga puppies para hindi ako mahirapang tandaan kung sino-sino sila. Ayan. So, may collar na sila. Usually, ginagawa ko to pagka magkakamukha sila ng kulay. Pero, minsan, pag parang hindi ko din masyadong mabilis na matandaan, no? Kasi, signs of aging, nilalagyan ko na silang lahat. Kahit na magkakaiba pa sila ng kulay. Para pag nag-usap kami ng asawa ko or nung may-ari ng litter, I'll just say the name of the collar and then they know already kung sino yung sinasabi ko. Yan. And then, last sila makita, no? So, nalagay ko lang ito. And then, ang color niya. Pakita ko sa inyo. Ay. Ayan, pakita ko sa inyo sila ngayon. Ayan, may mga color na sila. So, from here on, ganyan ko na sila i-identify. Dun na sa kulay ng puppy collar nila. Yan. Green, purple, orange, pink, yellow, at saka brown. Yung si Walrus Pop. Nasaan ka ba, Walrus Pop? So ba yun? Ito yun, si Walrus Puppy. Yan, siya yung purple. And then, ang female dito, yung pink. Ito. At saka yung brown. Ito, yung kulay. Kulay brown to, pero brown din yung color niya. And everyone else, yung yellow, yung green, yung orange, kasi purple, they're all male. Okay? Ayan, tulog na sila. Tulog. And ito naman si Mommy, pupunasan ni Daddy. Si Mommy Doggy. Tapos na kumain. Ayan o. Oh, mayroon na siyang appetite. Tapos na yung food niya. So ngayon, naspo. Importante yung boobies na pupunasan. Kasi syempre dun dumidede yung mga puppies, no? Although ito namang dam na to. Pag nandito sa amin, either nandito siya sa crib niya or nandito siya. Yan. Yan lang naman yung iikutan niya. Hindi naman namin siya muna papalabasin pa because yun nga, no, bukas yung may sariwang sugat, bagong opera, ganyan, eh, nagpapadere. So, punas.
And then, punas din sa boobies para malinis. Yun. Good girl? Ano din na? Pwesto? Pwede ka na? Good girl. Bop bop.